This program is habit forming. Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Oh yeah! Good morning! Ay, magandang umaga, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Tulad po ng ibang mga aktibidades, meron po tayo mga national anthem at may mga padasal. Dito po sa programa natin, meron tayong mga pagdudoktrina ayon sa mga salita ng Pangulong Duterte. Itanong mo kay Tulpo, si Duterte ang sasagot. Dahil sa mga pangyayari ngayon, itong Kalatrillanes, ito po ay nasusulat, mga kapatid. Nasusulat po ito at hindi po ito gawa-gawa lamang ni kapatid na Tulpo o kapatid ni Randy o kapatid na Tomas, Anakta. Ito ay nasusulat at noon pa man. Paano ko nasabi yan? Kasi bago pa nangyari ito, ito ay nasulat na noong 2016 pa. Ito ang sample. Sa unang aklat ni Duterte, chapter 3 verses 27 to 32, ito ang kanyang sinabi na noong 2016. Basa, kapatid na Randy. If Trillanes can prove his allegation that I have amassed 2 billion pesos illegally, or if that bank account under my name has a total deposit at one time of even just half a billion, I will resign as president immediately. Yung sinasabi nung senador na magpapakulong siya, magpakulong ka na, bossing, dahil sinabi na ng Pangulo. Alright. At yan ay pinagtibay pa niya sa ikatlong aklat niya sa Salmo 19:13-18. Kapatid Randy, basahin mo nga. First, Sina Trillanes is on his last term and would have known nothing to lose if he would resign from office, which explains his penchant for always daring president to resign. Amen. Dahil nga hindi ayaw mag-resign ni Trillanes, pero kailangan talagang madoktrinahan. Ito ang problema, ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Pero sinasabi sa Bagong Testamento ni Duterte, ito yung Bagong Testamento ni Duterte, 18-19, ito ang nasasaad, kapatid na Randy. And for Trillanes to survive PMA, given his character, his mouth, and his low IQ. Ano pa ba? Wala na tayong masasabi pa. Kompletos ricados. Sinabi na lahat ng Pangulo. Anyway, bayan, ito po ang Trillanes Watch, Ito po ang ikatlong araw ng pagbabantay po natin dito kay Senador Antonio Trillanes na patuloy pong nagtatago dyan sa loob ng Senado for the past 3 days na po. Ito po ang day 3 ng Senator Antonio Trillanes sa loob ng Senado. Ito po ang ikatlong araw na. Mamaya-maya bayan, tutok lamang. Aalamin ho natin sa ating senior correspondent, si Jojo Ismael, and syempre yung iba pa mga bagay-bagay dyan. Kahapon po sa isang press conference, sinabi ni Trillanes na matagal na raw siyang wala sa AFP. At mali raw ang AFP na i-court martial siya. At gayon din ang sinabi niya dito kay Director Andulong at tagapagsalita ng Department of National Defense, nang sabi ni Director Andulong, pwede siyang hulihin anytime ng Department of Defense dahil siya ngayon ay isang sundalo na. Pero ang sinasabi ni Trillanes, no. Hindi na ako sundalo. 2007 pa. Aha. Well, mamaya ho. Ito pa. Ito po ngayon ang masalimuot, mga kapatid. Lumalabas na sinasabi ni Trillanes na bigyan daw siya ng amnistiya ng Pangulong Benigno Aquino dati, noong 2010. Okay? Granting. Ito po lumalabas naman ngayon. Para mabigyan ka ng amnesty ng Pangulo, dapat nag-apply ka at nag-inamin mo ang iyong pagkakasala. Paano naman tapos bibigyan ka ng Pangulo? Dahil sabi mo, I'm sorry, ako ay nagkasala, inaamin ko ang aking pagkukulang.
Eh, ang problema, nauna raw yung amnesty kaysa sa hingin niya ng tawad. Ayun ang sinasabi. Eh, hindi po kay galing kay Erwin to. Yan po ang report ng ABS-CBN. Na noong January 5, 2011, si Senador Trillanes nag-apply ng amnesty. Pero 1 year before, binigyan na ni Pinoy ng amnesty. Paano nangyari yun? Oh, yun pa yung sinasabi ko eh. Yun bayan ang sinasabi ng ilan ngayong mga kababayan natin. Senator Trillanes, pakisagot nga po. Aba, hindi po si Erwin Tulfo ang nagsabi po niyan, sir. Ha? Ang nagsabi po yan, yung kaibigan ninyo dyan po sa ABS-CBN. Ha? Meron po akong may report po sila na sinasabi noong January 5, 2011, nag-apply kayo ng amnesty. 2011 po yun. Eh, hindi po ba ang amnesty, para mabigyan kayo ng amnesty, dapat mag-apply ka muna, di ba? Mag-apply ka ng amnesty, parang walang iniwan sa parol. Pag ikaw isang bilanggo, apply ka sa parol board ng parol, ha? Isusulat mo doon na ako po ay hindi na uulit, ako po ay nagkasala, ha? Etc., etc. Isusumiti mo yon pag-aaralan. Hmm. Eh, kay Trillanes, baligtad. Binigyan mo na si Trillanes ng amnesty bago ito nag-apply. Ayun ang lumalabas. Ano gagawin natin? Ayun. Binigyan mo na siya ng amnesty ni Pinoy bago siya nag-apply. 1 year after. 2010 siya nabigyan ng amnesty. 2011 siya nag-apply. Oh, ay, hindi. Akala niyo ako'y nagbibiro. Nakalagay nga dito. Ikaw naman, engineer. Sos, Mariusep, ito nakalagay. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ayan o, ABS-CBN News. Oh, amnesty applicants, January 5, 2011. Officers, Second Lieutenant Edgar Aguilar. Second Lieutenant Leopoldo Apilianis Jr. Ah, nasaan na ba yun, Sos, Mariusep? Ah, Lieutenant Junior Grade Pasqua. Lieutenant Junior Grade Checa. Second Lieutenant Jonel Sangalang, Ensign Cesar Tamba, Second Lieutenant Geoffrey Tasio, Lieutenant Senior Grade Antonio F. Trillanes IV. January 5, 2011. Ayon po yan sa ABS-CBN. O bayan, oho. Tapos, dito po sa isang report ng ABS-CBN, 2010, si Trillanes binigyan ng amnesty ni Pinoy. So, nauna ang pagbibigay po ng amnesty ni Pinoy kay Trillanes bago po siya nag-apply. My ayan po yung katotohanan, bayan. Hindi naman po tayo nag-iimbento-imbento. Ito po ay, tignan ho ninyo, mag-research ho kayo. Mm. Yun talaga yun eh. Anong gagawin ko? Ako naman ho eh, wag ho magalit dyan yung mga support ni Senator Trillanes. Ayun ho ang lumalabas ngayon. Eh, sinasabi, nag-apply ako. Oo nga sir, nag-apply ka nga pero nauna po yung pagbibigay sa inyo ng amnesty kaysa sa application. Siguro nakita nila Pinoy, tika baka in the future baka masita tayo rito. Ay kailangan oy mag-apply ka nga. Paano nangyari yun? Para mong sinabi, walang iniwan ito kapatid na Randy at kapatid na Tom. Binigyan ka ng loan ng banggo bago ka pa nag-apply. Ay, ayun. Bahay, kakala mo. Binigyan ka ng, kunwari, sabihin mo, Boss Erwin, gusto ko mag-loan. Paayos ko yung bahay ko. Bigyan ka ng banko, tapos sabihin ng banko, sige, mag-apply ka. Ayan ang nangyari. Totoo yan, mamaya ho, papaliwanag natin. Eh, meron na akong hawak ng kopya rito sa report po ng istasyon na kabila. January 5, 2011 po siya nag-apply. Eh, January 10 po siya binigyan ni Pinoy. Sus Mari Joseph, Diyos ko po, oo. Ay, Panginoon ko. Ay, nako. Ayan po, isa sa pag-uusapan natin, tutok lamang bayan. Patuloy po na umiinit at patuloy po ang mga kababayan natin na nagbabantay. May mga bukod po sa mga pulis at militar. Ang mga tao ay nagbabantay na rin ho dyan. Pati si kasamang Robin Padilla ay araw-araw nandyan na rin, nagbabantay. Oh, tayo naman ho, ito yung ating programa, magbabantay din tayo. Ito ang day 3 ng Trillanes
hiding in the Senate. Watch. Ito nga yun. Day 3 of Trillanes hiding in the Senate watch. Ito ang pangalan na ng programa natin ngayon. Ha, ito ang title ng segment. Day 3 of Trillanes hiding in Senate watch. Aha. Isa po yan, bayan, huwag po kayong bibitayo. Mamaya ho, maraming makakausap tayo ng mga eksperto dyan. Kasi patuloy ang pagyak-yak ng kampo ni Trillanes. Sinasabi, walang kasalanan, walang ganito, walang ganon, walang pruweba, etc., etc., etc. Lumalabas naman, meron pala. Oh, merong dahilan, merong kadahilanan na makulong itong senador. Diyos ko po. Alright, isa pa ang pag-uusapan natin. Habang wala pang mamaya-maya. Nako, eto. Dalawang security officer, yung mga nag-i-screen sa X-ray sa airport, sa halagang $2,000 or 100,000 pesos mahigit, pinagpalit ng dalawang kumag na ito ang kanilang trabaho. Ay, yung $2,000 kasi, $2,500 yata yun. So, lumalabas yun mga 100... Hindi. 125,000. 125,000 pesos. Pinagpalit ng dalawang kulokoy na ito, yung nag-i-X-ray sa airport. Ang kanilang trabaho, ang balito ka, ang sweldo ng mga ito, ang pinakamababa ay 15,000. So, kikitain sana nila yung lintik na 125,000 sa loob ng 10 buwan. Pinagpalit ng dalawang kulukoy. Makanakaw lang ng 2,500 na pera. Na nandyan na ba yung video mo? I play mga ito bayan sa, para sa kaalaman ng mga kababayan natin na sa Facebook. Ito, huling-huli. Ha? Huling-huli si Cardo. Ayan o. Binubulsa, nag-inspeksyon kunwari. Ang bilis ng kamay ni Kumag. Oh, ayun ah, kunwari nag-inspeksyon si Cardo. Huli ka, Cardo. Oh. Ano ba 'yan? Huling-huli. Ayun oh. Oh, ilalagay niya ka, isinilid niya kagad sa bulsa niya yung 2,500. Huli ka, Cardo. Ay, nakubo. Oh. Ayun, arrested. Tapos, si Bak ka na sa trabaho, kulong ka pa, lungko. $15,000 po ang pinakamababang entry level ng airport screener. Kasi OTS yan eh. Office of the Transportation Security ng DOTR. Oh, yung iba dyan, pag medyo matagal na, 20,000. O, pinagpalit ng kulokoy. Sabihin na natin, 15,000 ang sweldo mo kada buwan. 10 buwan, kikitain mo na yung 125,000 yung buwang. Bastos ka rin, ano? Ngayon, dahil sa katarantaduhan mo, yung Taiwanese na yan, iisipin na lahat tayo dito mga magnanakaw. Alam nyo naman kayo ang sumasalamin sa mukha ng mga Pilipino dyan sa airport. Kayo ang una at kayong huli ng mga tao na nakikita ng mga turista. Trabaho ninyo na ipamukha sa mga yan na sa Pilipinas, maayos tayo. Paano na lamang kung pagpasok o paglabas nila ay may experience sila na masama? Kagaya nitong Taiwanese na ito. Sige nga. Sasabihin ng Taiwanese sa mga ibang tao, huwag kang pumunta ng Pilipinas. Mga kawatan ng mga tao doon. Mga tao ang sasabihin, hindi kawatan ang security doon. Mga kawatan ang Pilipino. Sigurado. Punyemas kayo. Wala na kayong ginawang tama dyan. Mga demonyo kayo, mga diablo kayo. 2,500 dollars. Ang $2,500 is only 125,000 pesos. Ang sweldo mo, 15,000 ang pinakamababa. Ang sweldo na nag-X-ray dyan sa airport. 10 buwan, kikitain mo na yan, gago. Putragis ka. Sisirain mo na naman yung imahe natin dito lahat. Sasabihin ng mga Taiwanese, mga kawatan sa Pilipinas. Do not go to the Philippines. They're thieves. Putragis kayo. Kayo ang una at kayo ang huling nakikita dyan sa airport, mga bopol.
Kaya pagbastos kayo dyan, tingin na bastos sa tayong lahat. Kung magnanakaw kayo dyan, ang tingin na lang kayo, magnanakaw na tayong lahat. Anak ka ng baka, ang dami nang ang problema ng ating bayan, dadagdagan nyo pa mga loko-loko kayo. Sisirain nyo ang itsura natin, imahe natin sa buong mundo. Dahil lamang sa lintik na $2,500 na yan. Ano ka, wala ka nang makain? Ha? Ano ka, hindi ka sinusweldohan ng Department of Transportation? Unyemas. Ewan ko ba? Puro nilang problema. Ito talagang gumagawa kayo ng problema. Gusto nyo talagang, gusto nyo masaktan. Ah, isa pa ang pag-uusapan natin. Ito pa. Yung Senado pala, well, medyo maganda-ganda naman ito. Maganda na malungkot. Inaprubahan na po ng Senado ang 1.16 billion na supplemental budget para doon po sa mga nabiktima ng dengbaksya. So kung ikay magulang at anak mo ay natarakan ng dengbaksya, may karapatan ka rito, yung pagpapagamot ay magiging libre. Mamaya ho, alamin natin. Kasi ito ay para doon sa mga natarakan ng dengbaksya. Kung ang anak mo ay biktima ng dengbaksya, na-injectionan ng gobyerno, ay kasama ka rito sa 1 billion 16 na million na budget. Inaprubahan na yan. Aprobado na. So kung kailangan magpa-hospital, charge mo dyan sa 1 billion 16 na million. Ha? O yan po, isa sa pag-uusapan natin, bayan. Isa po yan. And syempre, ay meron ho tayong isa pong liham dito. Ito, malungkot din ho ito. Napakalungkot na, Diyos ko po, talagang ang, ewan ko ba, bakit naman? Usually, pag ganitong Webes, malungkot ho. Nakakainis, nakakalungkot. Sige nga. Ito po yung liham. Dear Sir Erwin, tawagin nyo na lang po akong Tatay Romy, 73 years old, retired public school teacher. Biyudo at may isang anak na babae, pero may pamilya na rin po. Imbalido na po ako at naka-wheelchair na dahil na-stroke po ako 3 taon na nakakaraan. Tanging ang anak kong babae na lang at ang dalawa niyang anak na mga teenager na ang nag-aasikaso sa akin. Hindi ko alam ang aking gagawin at ako po'y hiyang-hiya na sa aking manugang dahil tila pabigat na po ako sa kanila. Grab driver po ang asawa ng anak ko at mukhang sapat lang sa kanila ang kanyang kinikita. Ang anak ko naman ay may maliit na negosyo noon pero nalugi po kaya sa bahay po muna siya. Ang mas masakit ginoong Tulfo ay ang aking narinig sa aking manugang na nagre-reklamo sa aking pamamalagi sa bahay niya. Nag-away sila ng anak ko nung Linggo at akala nila tulog ako. Pero dinig na dinig ko ang mga boses nila. Nakikiusap po ang anak ko na baka pwede sa kanila na lang ako tumira dahil wala akong matitirhan. Sabi naman nung son-in-law ko, dalhin na lang daw ako sa Golden Acre Home for the Aged ng DSWD. Total malapit na raw akong mamatay. Umiyak po ang anak ko, sir, pero walang magawa dahil lahat naman kami pinapakain ng asawa niya. May pension po ako pero sapat lang para sa gamot ko, sir. Sir, matutulungan niyo po ba ako kung saan ako pwedeng tumira at yung anak ko mahanapan po ninyo ng trabaho para hindi lagi sinusumbatan ng asawa niya? Aantayin ko po ang sagot niyo, sir. Nakikinig po ako sa inyo sa transistor radio. Napa-birthday pa ng asawa ko noong 65 years old po ako. Salamat po, Tatay Romy. Aba, tumatagal pa lang yung transistor. 8 years na. Transistor. Regaluhan. Tay, regaluhan kaya kita muna ng radyo. Yung mga high-tech na ngayon. Yung mayroon ng headphone. O, may siyempre naman, yung transistor. Diyos ko po. May pipihit-pihit ka pa noon. May mga high-tech na ngayon, tay. Pero yung, ay! Si, oras, alas 10:26, si Senador Trillanes daw ay magpapapreskon. Ay makikinig ho tayo mamaya-maya dyan. Ano na naman ang sasabihin ni Senador Trillanes? Nandoon po ang aming correspondent na si Sarina Lusuegro. Oo.
dyan mamaya-maya sa Senado. Ha? Pakinggan natin yung kanyang press conference. Ha? Ito po yung ikatlong araw. Ito po ang day 3. Senator Antonio Trillanes in the Senate Watch. Oo. Ano kayang tanungin natin mamaya si Sarina? Ano kayang ulam ni... Uy! Dinalaw pala ulit ni Mrs. Trillanes yung mister niya kagabi. At nagpa-picture-picture pa. Kasama si Gary. Gary? Si Gary Alejano. Oh, mamaya. Ay, good morning muna doon sa aking kumpare, si paring Leo Apollo. Good morning. Alas 10:27 na ng umaga. Magandang umaga din po dyan sa aking mga staff dyan sa office na nakikinig. Si Rochelle, si Cheryl, si Emily, si Abby. Nandun ba si Abby? At saka si Edson. Nandoon niya, nandoon ba, Maiko? Oo. Pero wala doon si Cardo, ha? Okay. Alright. Aras, alas 10:28. Oy, bayan, kung nais po ninyo magparating ng inyong mga opinion, reaction, babasahin po natin yan, ha? At kung anong mga talata sa Aklat ni Duterte ang gusto nyong basahin, ipadala nyo lang po kasi kompleto po itong mga salita ni Duterte. Oy! Siguro bukas o sa Lunes, mag-uumpisa na po kami. May mga mamunting patimpalak ho tayo rito. At may mga, ika nga, kasiyahan lang. Oo. Simula po sa Lunes, mamimigay kami nitong napakagandang tasa na ito. Ha? Tasa po ito na nakalagay, Tutok Erwin Tulfo. Yung programa ho natin. Ha? Sa likod po, yung serbisyo publiko, kung saan nyo po ako masusundan sa Facebook, Erwin Tulfo. Tapos sa Twitter, tapos sa Instagram, sa YouTube, may kasama po itong t-shirt, yung t-shirt maganda rin ho. So simula po sa Lunes 'yan, ha. Pwede ho ninyong i-claim 'yan dito sa aming programa. Okay, konting patimpalak, may mga tatanungin po kami kung may sasagot kayo, Pero po, nagpagawa po, ito po ay compliments po ng EY Marketing. Ng aking kumpare, oo. Kuwan yata ito, engineer, parang nagpagawa yata siya ng 1,000 nito, oo. Tsaka yung t-shirt, 10,000. Kamimigan niya. May small, may medium, may large. May puti at saka may itim. Ay, automatic! Ikaw pa. Bibigyan kita dyan. Lahat kayo nakatasa dyan. Pus, Mario Joseph, at saka t-shirt. Oo, bayan. Libre yan, libre. Ayos po natin, alas 10:30. Sa ating pagbabalik, silipin natin yung ating makibalita tayo doon po sa aming senior correspondent si Sarina Lusuegro. At nandun siya sa Senado, naka-standby na raw. At anytime, lalabas na si Senyor Antonio Trillanes sa kanyang tanggapan at magbibigay ng isang press conference na naman. Alamin po natin kung ano po ang kanyang sasabihin. Papakinggan po natin. Ihatid po natin ang live ang kanyang kalukuhan. Ay, kalukuhan ang kanyang press con. Oras, alas 10:30. Diyan lamang ho kayo, bayan. Alright, bayan. Oras po natin sa buong kapuluan. Alas 10:35 na ng umaga. Ewan ko. Habang tayo ay nagsasalita rito, nagsasalita rin doon si Trillanes ngayon sa Senado raw. At napansin ito mga staff ko, ilang araw na tuwing aalagwa itong programa natin, sumasabay ang Trillanes. Siguro para mabawasan ng viewer natin. Mamaya-maya, maghihingi tayo ng update sa aming correspondent dyan sa Senado. Ay, kung ano mga pinagsasabi na naman ito ni Senador Antonio Trillanes. Eh, simple lang naman ho ang request ng taong bayan, Mr. Senator. Ha? If you're really innocent and in you believe that you are not guilty and you did not make any wrongdoings, para ano pa na tumago, magtatago ka dyan sa Senado, magtatago ka sa laylayan, ha? Magtatago ka sa saya, ng mga, magtatago ka sa mga pundilyo ng mga senador, sa mga saya, ha? Ng mga senadora natin dyan sa Senado. Para ano pa? Kung sinasabi mo na
wala kang kasalanan, mali ang pag ika nga pag huli sa iyo, di harapin mo, di ba? Oh. Eh pag kayo pag nagpatawag kayo ng mga Senate hearing kung ano-ano, ang bilis pa sa alas 4. Pag hindi pumunta, agad na iko-contempt ninyo. O ngayon, ay bakit hindi ka humarap? Kasi walang contempt power ang Malacañang. O kasi walang contempt power ang DOJ, korte lang. Pag kayo, pag kailangan, ura-urada. Pag gusto ninyo pasiputin ang tao dyan, sisipot. O, pati ng mga walang kinalaman. O, ako na walang kinalaman sa lintik ng mga advertisement na yan, pinatawag nyo ako. Pagkatapos, sermon-sermonan mo ako. Sus Mario Joseph. Hoy, sandali lang, sandali lang. Ay, nasa linya na po ng aming telepono. Itong aming correspondent, kasama po sa biyahe ng Pangulong Duterte at nasa Jordan na raw. Bansang Jordan na ang Pangulong Duterte. Marami rin tayong OFW doon. Ay, naroon ang aming correspondent na si Peng Alinyo. Peng? Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Go, Peng. Magandang umaga. Magandang umaga, Erwin. Alas 5:37 ng madaling araw pa lamang dito. Magsisimula na ang opisyal na pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Jordan, kung saan unang schedule dito ngayong araw ay ang kanyang pakikipagpulong sa Haring Jordan na si King Abdullah II Miyerkules ng hapon gabi sa Pilipinas nang dumating ang Pangulo sa Jordan. May working lunch ang dalawang leader ngayon at kasama ni Pangulong Duterte ang kanyang delegasyon. Magkakaroon naman ng business forum si Pangulong Duterte kasama ang Jordanian investors na kanyang iimbitahan na maglagak ng negosyo sa bansa. Kung matatandaan, sa Israel ay aabot sa $84 million ang inalagak na negosyo ng mga Israeli sa Pilipinas. Dito naman si Jordan ay aasahang malaki rin ang mga investors na papasok sa ating bansa. Matatandaan na sa pagbisita ni Pangulong Duterte sa Israel ay umabot nga ito sa $84 million ang iuwi ng Pangulo na halaga ng investment sa Pilipinas at halos 800 trabaho naman ang mabubuksan para sa mga Pilipino na resulta din ng official visit ng Pangulo sa Israel sa apat na araw na pagbisita doon. Sa Biyernes naman, inaasahan na hanapin ni Pangulong Duterte ang Filipino community dito sa Jordan na tulad ng mga Pinoy sa Israel na sa bituing makita ang ating Pangulo. Umaabot sa halos 50,000 Pilipinos ang mga naninirahan dito sa Jordan. Sa pamamagitan ng PLDT Smart, Peng Alinyo, aman, Jordan. Peng! Go, Erin! Oo, may reaksyon na ba ang Pangulo tungkol dito kay Trillanes na nagsasabing mali, walang karapatan siyang pahuli ni Pangulong Duterte? May reaction na ba dyan ang Pangulo o yung mga kasamahan ni Pangulo, sila Secretary Medjaldea? Alam mo, mula nang noong pa sa Israel, nung last day, bago umalis ang Pangulo doon, 2 days before, ay gusto nang itanong niya ng mga media kung dumula ang pagkakataon. Ganun din kahapon, dito paglapad niya sa Jordan, ay wala rin pagkakataon na makausap ng mga media delegation na dito sa Jordan ang Pangulo. Kaya aasahan natin na baka bukas o mamaya ay magkaroon ng ambush interview. Talagang ang pagpunta ng Pangulo dito ay pagbisita namang at pagbigay ng magagandang balita para sa mga Pilipino dyan sa atin. Alright, Peng. Maraming po. Maraming salamat, Peng Alinyo po. Kasama po ng Pangulo dyan sa Jordan. Alright, at hindi pa ba tapos yung pag-yayak-yak ni Trillanes dyan? Tuloy pa rin daw pag-ngaw-ngaw ni... Sige, tawagan mo na yung ating reporter dyan at makibalita tayo. O ito na yung sinasabi natin. Sige, tawagan mo yung AFP. Ito nga ba yan ay patuloy ko lang yung sinasabi. Ito nga ho yung life is really unfair. Ha? Pag senador, kasuhan mo... Parang, Diyos ko po, ha? Pwedeng magtago dyan sa Senado at pwedeng magpakaangkaang muna kahit na utos ng Pangulo na hulihin na. Pero pag mga ordinaryong tao, pag gusto ka nilang ipatawag, kailangan pumunta ka sa Senado dahil in aid of legislation daw. Kagaya nung, di ba? Kagaya yung anak ng Pangulo.
na nananahimik doon sa Dawa, pinatawag nila pati yung manugang. Dahil sabi ni Trillanes, mga smuggler daw. Wala namang nangyari. O kailangan pong sumupot sa Senado. Eh ang inyong lingkod ho, wala akong kinilaman dyan sa lintik na advertisement na yan, pinatawag ni Trillanes din. Dahil kasama raw ako dyan. O, kasi pag hindi ka pumunta, contempt ang abutin mo. Ikukulong ka ng Senado. Pero pag sila, hindi ka nila pwede ikulong. Doon lang sila sa opisina nila. Tignan nyo ho yung difference. Eh masarap po mag-senado bayan. Gusto po mag-senador. Kaya marami yung mga kababayan tayong nagkukumahog na mag-senador kasi meron kang privilege, ha? Na hindi ka basta-bastang hulihin. Eh ang Senado, maski walang warrant of arrest, eh, pag tinatawag ka na Senado, Erwin Tulfo, come here. Engineer Role, sumipot ka dito sa Senado. Engineer Mariscotes, sumipot ka dito sa ganitong oras. Or Tomas anak, pumunta ka rito. Michael, kayo ni Cardo Bersusi, anak na siya pa, pumunta kayo rito. Eh wala kang magagawa. Pag hindi ka sumunod, kulong ka. Oh. Pero sila, Trillanes, magmamakaawa pa, nakaantabay na yung pulis, nakaantabay na yung mga militar sa labas. Hindi pa mahuli-huli. Walang kaso. Ay, Diyos ko po naman. Kaya nga, isang araw ba, hintay lang kayo. Antay lang kayo. Babaguhin natin yan sa 2019. Antay lang kayo dyan. Bantay lang kamo. Bantay. Sa 2019, merong darating dyan siguro sa Senado. Kung tatakbo siya, ha? Ay, babaguhin yung batas na yan. Kahit senador, sabi nga ganun, the law applies to all, otherwise none at all. Oh. Meron dyan, may darating dyan isang senador. Tignan ninyo, ha? Pag hindi kayo sumunod, pagsisipain at pagsasapakin niya kayo. Tignan nyo lang. Problema lang, yung mamang yon, baka makulong. Maghihimas ng bakal na rehas. Baka siya ang kauna-unahang senador na ikukulong ng Sergeant at Arms. Ay, tika muna bayan! Alas 10:43, makibalita tayo doon sa aming senior correspondent, si Sarina Lusuegro, dyan po sa Senado at ating alamin kung ano na ang nangyari doon sa press conference. Anong pinagsasabi ni Senador Antonio Trillanes? Sarina Lusuegro, come in! Radyo Pilipinas, report! Go! Magandang umaga, Erwin. Bago dumulog na sa Korte Suprema, humarap muna sa media si Senator Antonio Trillanes. Dito ipinakita niya mga dokumento na nagpapatunay na na-dismiss na raw ang kanyang kaso hinggil sa kudeta na kanyang nagawa. Isa dito ang dokumento mula sa Department of National Defense na nagpapakita na siya ay nag-apply for amnesty, pirmado ni dating Secretary Walter Gazmin. At isa pang dokumento na kapaloob, ang admission of guilt sa kanyang nagawa. Galing raw umano ito sa kanyang mga mapagkakatiwalaang kaibigan pero hindi niya makumpirma kung ito'y sila o kung ito o sila ay mula sa AFP. Ngayong Webes kasi dudulog ang legal team ni Senador Trillanes sa Supreme Court upang mag-file ng temporary restraining order upang i-quash ang proklamasyon na inilabas ng Pangulong Duterte upang ipawalang bisa ang amnestya nito noong 2011. Habang dumudulog daw sa Korte Suprema sa pamamagitan ng TRO, narindigan si Senator Trillanes na magpapa-aresto lamang siya kung may warrant of arrest at kahit pa mananatili siya sa kustodiya ng militar upang isailalim sa court-martial dahil isa na siyang civilian simula 2007. Nagbabala na naman si Trillanes sa mga taong nasa likod nitong proklamasyon na oras na matapos ang termino ni Pangulong Duterte ay hahabulin niya ang mga ito. Tulad na lamang ni Solicitor General Jose Calida, DOJ Secretary Mena Guevara at mga representante mula sa Armed Forces of the Philippines. Nang matanong naman sa threat sa kanyang buhay matapos ang sitwasyon na kanyang kinakaharap ngayon, sagot niya na hindi siya takot mamatay upang pagpatuloy ang kanyang ipinaglalaban. Sabay giit niya na di daw karapat dapat na maging presidente si Pangulong Duterte ng Pilipinas. Sa ngayon, nananatili pa rin sa kustodiya ng Senado si Trillanes matapos ang kanilang napagkasunduan kasamang ilang senador at liderato nito na manatili dito. Ito na ang ikatlong araw niya sa Senado. Inamin ni Trillanes na di siya makatulog ng maayos. Binibisita naman sa dito ng kanyang asawa ni si Arlene at mga supporters nito dito sa Senado. At yan muna ang pinakalitin. Sarina!
Erwin. May tanong lang tayo dito kasi parang may conflicting. Ito may natanong sa kanya. Ang sinasabi, may mga kumakalat na report ngayon naging dito sa Facebook na nabigyan siya ng amnesty ng Pangulong Aquino noong 2010. Alright? Mm-hmm. Tapos sa report ng ABS-CBN, noong January 5, 2011 lang daw siya nag-apply ng amnesty. So, nauna yung pagbibigay ng amnesty ni Pinoy bago siya nag-apply. Naitanong ba ito? Kasi very conflicting ngayon eh. Dapat mag-apply ka raw muna ng amnesty para mabigyan ka ng amnesty. Eh, nauna raw pagbibigay ng amnesty ni Pinoy bago siya nag-apply ng amnesty. Mm-hmm. Alam mo, Erwin, yan nga yung kukunin natin, ano, na paper mula dito kay Senator Trillanes na naglalaman ng kanyang aplikasyon. Mm-hmm. Pero sa ngayon, wala pang tanong mula dito sa media. Oo. Hinggil nga sa taon kung kailan ba siya nag-apply at kailan ba siya nabigyan ng amnesty. So, dito sa news report ng ABS-CBN, January 5, 2011 siya nag-apply kasamang ilang officers ng Oakwood Mutiny. January 5 sila, 2011, nag-apply. Mm-hmm. Alright, pero binigyan yata siya ni Pinoy, itong tinitignan namin at naghahanap kami ng dokumento talaga ngayon na ang amnesty binigay ni Pinoy sa kanya noong 2010. Pag-upo ni Pinoy after a few months, nabigyan na siya ng amnesty. So, paano nangyari yun? Dapat daw, sinasabi ng ilang lawyers, apply ka muna ng amnesty para mabigyan ka ng amnesty. Eh siya, nabigyan na ng amnesty bago siya nag-apply. Yun nga, Erwin, ano, sa pamamagitan ng mga dokumento na kanyang hawak, na mamaya daw ipapamigay niya sa mga reporters kasi may kita kung ano talaga yung taon, kung kailan siya nag-apply. Pero naninindigan sana na una yung application, wala man siya binabanggit na taon, na una yung application bago pa siya mabigyan. Ayun, alright, sige. Wala pala nung sa ay pinaparesto nung Martes, napakalabo daw mangyari na mag-grant siya ng amnesty kung wala siyang application. Okay, alright. Nako, maraming salamat sa iyo, Sarina Lusuegro. Live po dyan mula sa Senado. Eh kaya nga, dapat malaman natin ito. Kasi meron nga sa Facebook, di ba? Salamat, tawagan mo nga si Jericho. Pinatingin ko sa kanya. Pinahanap ko kasi may report din. Yung Philippine Star at ABS-CBN na 2010 binigyan ng amnesty ni Pinoy si Trillanes. Pero dito sa nakita ko, yung report ng ABS-CBN, 2011, January 5, siya nag-apply. Kung tama at tugma-tugma at pagtatahi-tahiin mo, pagtatagpi-tagpiin mo itong mga report ng mga mainstream media, mga media ng mga dilaw, 2010 ka binigyan, 2011 ka nag-apply. Ano yung sinasabi ko? Para kang pumunta sa bangko, kinuha mo muna yung loan mo. After 1 year, nag-apply ka ng loan. Ganun ang nangyari. Kung totoo yung sinasabi nitong ABS-CBN, nitong Philippine Star, pakitawag siya kung pina-research ko sa kanya. Diyos Mari Joseph. Ganun lang ho yun. Ay, nako. Alas G's 49 ng umaga. Eh dapat po talagang malinawan ito. Ay kumustahin ho natin yung sa actually sabi ng Department of National Defense, pwedeng hulihin anytime si Trillanes kung gugustuhin talaga. Problema lang, magkakagulo dyan. Eh syempre, oo. Dahil yung Senate Sergeant at Arms, merong instruction yan na sinabi ng mga senador, wala daw huhulihin na senador habang nasa Senado. Pagka lumabas ng Senado, hulihin. Kaya nakaantabay po yung mga sundalo dyan, nakaantabay po yung mga pulis natin, patuloy pag-antabay. Tawagan nga natin, IB, yung PNP siguro, hanggang kailan sila mag-antabay. Kumustahin natin si Colonel Edgar Arevalo at maging si Director Andulong ng DND. Okay. Ongoing ang kanyang conference. Sige. Si Director Andulong, yung spokesperson ng DND, calling na tayo, oo. At saka siguro yung sa CIDG, Salome, kung ilang araw na yung CIDG do. Okay, si Paring Robin natin. Kasama din siya sa nagbabantay doon. Kahapon nandoon si Paring Robin. Oo, nagbabantay din yung aking kaibigan. Para hindi raw makawala.
Baka makaaligpas eh, makauligpas si Trillanes na naman. Makatakas, makatakbo. Anyway, bayan. Tos, Mari Joseph. Ang daming problema. Ayun. Lawyer po ni Trillanes papunta na sa Korte Suprema. Ayun. Para humingi ng temporary restraining order ba? Humingi ng temporary restraining order patungkol dyan sa pagbawi ng amnesty ng palasyo. Nako, ito ang problema talaga sa ating bayan. Yan bayan, dito mo makikita gumagana ang demokrasya. Pero ito yung isa sa mga ika nga downside ng democracy. Kagaya niyan. Oh. May instruction ng Pangulo, hindi pwede ma-implement, pwede mong questionin, kontrahin, pumunta ka sa Court Suprema. Yeah, dito mo makikita naman, gumagana ang demokrasya sa ating bayan. Hmm. Pero pag ikay mga nasa Saudi, sa Kuwait, yung mga hari, mga emir, pag sinabi ni emir, hulihin yan. Walang magagawa ang mga senado, kongreso. Pag sinabi ni emir, hulihin. Pag sinabi ni hari, pag sinabi ni King Bolkiah, hulihin. Pag sinabi ni King ng Thailand, hulihin. Huli. Hindi po pwedeng question-questionin mo yung hari o yung emir. Sus, Mari Joseph, yung sultan, hindi pwede. Dito lang sa atin pwedeng ganun. Questionin, pupunta sa korte, magyayakyak, magngangawnga, iiyak-iyak. Atapang pala, hindi ako natatakot mamatay pala. hindi ka pala natakot mamatay, ha? Eh bakit nandiyan ka kung talagang atapang at tao ka? Sana sumama ka na sa CIDG, nagpakulong ka na doon sa kulungan. Mm. Sana kung talagang atapang at tao ka, oh, eh sumama ka na doon at nanlaban ka sa mga police. Inagaw mo yung baril para... Alam mo na. Ay, may ko tinago mo ba yung mask card? Yung may mga borda na kulay gold. Itago mo lang yan, ha? Baka kailanganin natin dyan. Mm. Ayan na, ato na. On the line, ready? Ready na si Senior Superintendent Bong Durana, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Magandang umaga, Colonel Bong Durana, sir. Magandang umaga din, Erwin, sir. At opo. Sa lahat na nakikinig ng programa. Opo, opo. Alam ko kung busy kayo. Bilisan ko na lamang. Pero ito mga kababayan natin, humingi po kasi ng update na... nakita natin na third day na rin ng mga CIDG elements natin diyan sa labas ng Senado, nag-aantay lamang po yata, nagbabantay para kung ano po bang instruction dito sa mga tiga CIDG. Pag lumabas na ang warrant, iseserve na yung warrant kay Senator Trillanes or at the same time bantayan para hindi siya makalabas diyan sa Senado, Colonel Bong? Alam mo naman po, Erwin, no? Yung kanilang presensya doon is una-una to at least yung ating mga forces element. Yes. Para po ma-ensure na yung legal procedures are being followed. Oo. At pangalawa, yung it is also siguro yung isang investigative tactics, no? Uh-oh. Or strategy. Oo. To pre-position our law enforcers. Uh-oh. Just in case po na malumabas ang warrant of arrest, ma-implement po nilang kailang gawain in a more efficient and dignified manner, fitting po sa kung sino man yung accused doon po. Sir, matanong ko lamang, in this case, meron din po kasi mga military police doon. Meron din po mga legal team ang AFP doon other than the CIDG personnel. Paano ito? Pag alam ko, ang inaantay lang po talaga yata ngayon ay yung arrest warrant, yung alias warrant na inaantay na mailabas ng Makati Regional Trial Court. Kapag ito ay lumabas, sir, paano ito? Ang magsaserve ba ang PNP o ang AFP? At kung saan po siya dadalhin yung mga booking process nito, I'm sure magkakaroon na naman ng booking process. Meron po bang sa AFP ba ang magbubook nito o kayo dyan sa PNP ang ikang magpapiano, kukunan siya ng mga magsas, saka siya ito turn over sa AFP? Kami po, Erwin, sumusunod lang po sa kung ano po yung
developments po doon sa ginawa ng ating Department of Justice. Aha. So kami po, wala po kaming as to how they are going to institute sa force the Philippines. Kami po ay nagbibigay lang ng assistance. Pero sa amin, ang ganang amin po, yung aming action ay manggagaling po kung ano pong iutos ng korte. Kung ito po ay ma-issue ng warrant of arrest. Doon po kami as a civilian law enforcement entity, doon po yung pilihan ng aming mga aksyon na Erwin. Oo, kasi ang kadalasan di po ba, it's always the PNP ang parang nagsiserve ng warrant ever since. Yung kaya dating Pangulong Estrada, PNP po ang nagserve. Gayon din po kay dating GMA, PNP. Yung kay Dilima, PNP. So, I suppose sa PNP din ang magsiserve dito, sir, ng alias warrant kay Senator Antonio Trillanes, sir. Totoo po yun. Kung meron pong order sa ating judicial authority, opo, sa ating mga hukuman, yun po ay ang gawain ng Philippine National Police. Ayun, alright. So, pero ang kung kunwari nga, dadaan pa po ba sa mga booking process ito, mga mugshots, etc.? At I believe, PNP po ang may mga ganito. Meron kayong ganito mga gamit. Kasi wala yata ang AFP. Wala naman sila mga booking process, kundi PNP po ang nagagawa nito. Colonel, tama po ba? So, totoo po yun, no? Alam po ng ating mga kaputsan, yung procedures, no? Kasama po yan sa ating mga standard operating procedures sa the moment na ma-aresto ang isang tao, opo, ng Pilipino na subject sa warrant of arrest. Alright. Maraming salamat po, Senior Superintendent Bong Durana, tagapagsalita ng Philippine National Police. Magandang umaga, mabuhay po ang ating kapulisan, Colonel. Yes, sir. Erwin, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. Ay, malinaw. Ayan naman lang talagang inaantay, yung warrant. Alias warrant. Oh. Para, ang alam ko dyan, ang magsiserve niyan ay yung PNP. At pagkatapos, from there, dadali niyan sa Kampo Krame para doon sa booking process ng CIDG. Yung kung saan na binook si Dilima, ganun din ang sistema. Oo, yung mayroong height, weight, ititimbangin. Tapos yung fingerprint, yung kanyang mga lahat ng daliri, pati yung kanyang mugshot, yung harap, tagilid, pati likod, oo. Lahat yan ay gagawin dyan sa Kampo Krame. Siguro, pagkatapos yan, tsaka ito turn over na doon sa AFP. Ay hindi ko pa alam kung paano ba ito. Medyo magulo pa rin, ano? But anyway, ang alam ho natin ay ito na po ang pangatlong araw ni Senador Antonio Trillanes dyan sa loob ng Senado, at patuloy po itong nagtatago ho dyan. At siyempre, may basbas po ang Senado hinggil ho sa issue na ito. Pero ang isa pong pinag-uusapan ngayon, at ang sinasabi kasi na 2010 daw, ha, ibinigay ni Pinoy, I think later part of 2010, ibinigay yung amnesty. Si Trillanes nag-apply 2011. Dapat daw ang proseso, mag-apply ka muna ng amnesty at saka ka bibigyan ng amnesty. Pag hindi ka bin nag-apply, hindi ka bibigyan dapat, di ba? O lumalabas sa report ng ABS-CBN. January 5 siya 2011 nag-apply. 2010 daw ibinigay yung ikang amnesty. So medyo magulo nga ito, bayan. Aha. Aba, kung totoo ito, aba, may problema talaga si Senator Trillanes. Naalala ko tuloy, engineer, may nasermon kami ni Senator Trillanes, sabi niya, pasalamat kayo, walang death penalty. Ibabalik ko sa iyo ngayon, kulukoy. Pasalamat ka, walang death penalty. Kung hindi, na-firing squad ka dyan ngayon. Hoy, treason kaya yung ginawa niya? Pagtataksil sa sambayanan at nakalagay dyan, death by firing squad. Oh. Ay, pabuti kami, little injection lang, papatulugin. Oh, ikaw, nakataling ganun. Ay, so. Pero sa ibubulong ko sa mga sundalo, huwag niyong lagyan ng piring yan.
Gagawin nyo pa parang si Jose Rizal. Hayaan nyo na dilat ang mata. Patirahin nyo muna ng rugby bago nyo tibarilin o patakbuhin nyo. Eh bakit mo eh, si Rizal lang yun, nakapiring gano'n at saka nakatali yung kamay. Sabi ko si Trillanes, pag i-firing squad nyo, pasinghutin nyo ng rugby, patakbuhin dyan sa Camp Aguinaldo. At pagkatapos yung barilin. Kanto kayo sabihan kami na pasalamat kayo. Wala tayong death penalty. Pasalamat ka rin, walang death penalty. Kung hindi, pa-firing squad ka. Televised pa, naka-Facebook pa. Facebook live ka pa. Na pinagbabaril ng mga sharpshooter ng AFP. Oras! Alas 11:01 ng umaga, dyan lamang ho kayo, bayan! Kahit bayan ha, patuloy po kayong tumutok dito sa programa natin kasi inaantay po natin yung mga update ha, dyan po sa Senado. At sabang tayo pinagsasalita ngayon, yung mga abogado ni Senador Trillanes ay nandoon papunta sa Supreme Court ay nakabuntot po yung aming mga correspondent dyan. Meron din hulang correspondent ng Radyo Pilipinas dyan sa Department of National Defense at AFP para kung ano man ang instruction. Kasi kahapon sabi ng AFP at ng DND, ng Department of Defense, kahit walang warrant, dahil yan ay sundalo na, ay sundalo pa rin, pwedeng kulhulihin. Eh sabi ng DND yan, ha? So patuloy po, bati yung ating senior correspondent na nasa Senado ngayon. Magkasama po, dala-dalawa na yung correspondent natin doon, si Jojo Ismael at saka si Sharina. Ay nakatutok po sila ngayon dyan sa Senado para kung anumang update ha, kagad pong ibabato sa atin dito at kagad po namin ibabato sa inyo para malaman nyo ang blow-by-blow account. Ha? Meron din po kaming correspondent na nag-aabang ngayon sa Makati Regional Trial Court, inaantabayanan ang paglabas ng warrant of arrest, pero pinapasagot muna pala ng korte si Trillanes within 5 days. Anong reaksyon niya dyan sa pagbawi ng amnesty? Ay, tingnan mo na, 11:07 ang umaga. Aha, dito muna tayo, mga bakal o iron bars na gagamitin sana sa kinukumpuning linya ng tubig sa may Luzon Avenue, ninakaw. Kaya pala parang may swimming pool dyan sa Luzon Avenue. Mga hayop kayo, mga mag-uso talaga, tingnan mo, ha? Masisira tayo talaga rito eh. Sasabihin na tayo ay bansa ng mga kawatan. Kita mo ito, pati ba naman bakal ng tubig na nakawin pa ninyo? Mga sospek, agad daw ibinenta sa junk shop ang mga nakuhang gamit. Nari. Magde-deliver lang sana ng buhangin ang truck na ito sa isang kinukumpuning linya ng tubig sa Meluzon Avenue, Barangay Old Balarac, Quezon City kahapon. Pero matapos mag-deliver, sa naturang truck din pilit isinakay ng driver at isang construction worker ang mga bakal na kanila palang ninakaw sa naturang site. At nang sitayin umano sila ng opisyal ng construction company sa lugar, pinaharurot pa ng driver ang truck at agad umeskapo. Nagkaroon ng pagpupustit ng mga ilang kagamitan dun sa loob ng site na nakita ng safety officer. Tapos sinita sila para mapigilan sila pero hindi napigilan ng safety officer na mailabas yung mga kagamitan tulad mga bakal. Kabilang sa mga ninakaw ang hindi bababa sa 10 iron bars at mga pangkonekta sa linya ng tubig. Ilang oras matapos ang insidente, sumuko ang isa sa mga nagnakaw na kinilalang si Darwin Mendoza, 20 anyos. Kwento niya na pilitan lang siyang gawin ang krimen dahil sa pananakot ng kasamahang truck driver. Sabi niya, madami daw yung bakal na yun. Sabi ko, bilang yan. Yung pagpilit niya, parang meron ng pasigaw na nasa akin na yung mayroon ng halong pananakot. Kaya ako nagawa yun. Ako yung nagkarga. Pinatres niya yung truck, sabi niya, ikarga ko na. At ang mga ninakaw na kagamitan, kanila raw dinala sa malapit na junk shop at doon, ipinagbili sa halagang 1,000 piso. Idiniretso niya na ng junk shop nun. Okay. Tapos yun, tumulong na siya ng pagbaba sa junk shop. 1,010. Ang truck driver umano ang nag-udyok kay Mendoza na gawin ang krimen. Kinilalang si Christopher Malalis na nagtatago na ngayon matapos ang pangyayari. Na-recover naman sa junk shop ang mga ninakaw na kagamitan na kung susumahin, aabot sa 5,000 piso ang halaga. Sa ngayon ay patuloy na pinaghahanap ng otoridad si Malalis habang inihanda na ang kasong qualified theft laban kay Mendoza. Weng De La Peña, Radio Pilipinas.
yan ang sinasabi ko, bayan. Na? Diyos ko po. Kaya, na, alam mo ba sa history natin, may isang isla dyan sa Visayas, ang tawag ng mga Espanyol, Ladrones Island. Dahil puro mga nakaparada yata yung mga galyon sa mga barko ng Kastila. Inakyat ng mga Pilipino. Pinagnakawan yung mga pagkain nila. Pagbalik daw ng mga Espanyol dahil naglakad-lakad sa isla, pagbalik sa barko, ubos ang gamit nila. Kaya ang tawag nila doon sa isla na yung Ladrones Island. Dahil ninakaw eh. Ganun din mangyayari sa atin, kita mo ito. Ha? Pati tubo ninanakaw. Pati pera ng pasahero ninanakaw. Anak kayo ng teteng. Ito pa. Lalaking nagsusupply ng mga marijuana sa mga bar sa Tomas Morato at Timog area. Arestado sa isinagawang bypass operation sa pulisya. Nanlaban ba ito? Ay hindi, sayang. Narito ang report. Arestado ang isang lalaking nagsusupply umano ng iligal na droga sa mga bar sa Timog at Tomas Morato area sa Quezon City kagabi. Nabitag sa isinagawang bypass operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Kamuning Police Station si Darwin Rondina, 20 anyos at residente ng barangay Second Heart. Consummated yung bypass operation na nabilan namin siya ng worth 500 pesos na marijuana. Base sa pagmamanba ng pulisya, kalimitan umanong nag-iikot sa mga bar si Rondina para doon gawin ang transaksyon sa pagbebenta ng ilegal na droga. Na itong si Darwin is nagbebenta ng ilegal na marijuana. So sa mga nagiging parokyano nito dun sa mga bar sa Along Tomas Morato. Nakuha sa drug suspect ang 6 na paketeng naglalaman ng marijuana, isang glass pipe tube, cellphone at bypass money. Tumanggi naman si Rondina na magbigay ng pahayag kaugnay sa insidente. Sa ngayon ay nakakulong na siya sa Kamuning Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Section 5, 11 at 12 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wang De La Peña, Radio Pilipinas. Okay, ayun. Ba nangyari dito? Wala. Ano bang sistema rito? Pabalibaligtad na ito. Report is, nako, ayun. Hali ko rin. Ha? Sinabi ba? Nakuan? 2010 ba yan? Ayun yung report eh. Ay, dapat sagutin talaga ni Senador Trillanes yan. Eh, yung sinasabi niya na nag-apply muna raw siya ng amnesty bago siya binigyan ng amnesty. Baligtad yata, binigyan muna siya ng amnesty. Diba? Nung 2010 ni Pinoy, nag-apply sa January 5, 2011 ng amnesty. Dapat, para mabigyan ka, mag-apply ka muna. Tos, Mario Josep. Dito muna tayo, bayan. Dito muna tayo. Balikan natin itong mga Diyos ko pong pineapple. Ito yung sinasabi ko ho eh. Ha? Dati, laglag bala. Natapos ang laglag bala dahil sabi ng Pangulo, papatayin sila. Ngayon naman, hindi na laglag bala. Nakaw pera naman ang mga hayop. Anak ng pusit talaga, oo. Diyos ko pong pineapple, bayan. Ha? Nasa linya po ng aming telepono si Retired General Nap Quaton, ang Head Executive Assistant ni Undersecretary Art Evangelista ng Office of the Transportation Security. Magandang umaga po, General Quaton, sir. Magandang umaga din sa iyo, Erwin. Oo. Ay, ito nga, sir. So, ano na nangyari dito sa dalawang screener ninyo na nagnakaw, na nahulihan na nagnakaw ng pera doon sa Taiwanese na worth $2,500. Sana po ito. Nakakulong na ba, sir? Normally, actually, the first actions was done by the airport police. No? Opo. Kasi doon nagfile lang complain yung ating pasahero. Uh-huh. And then immediately after, during the investigation, nagfile ng initial actions yung police ng unjust vexation. Dahil kasi kung magsasagot, wala rin sa ayos during the course of investigation. Oo.
So the passengers went through to Taiwan and then executed an affidavit, complaint para may file sa piskalya ng Pasay. Mm-hmm. But unfortunately, until now, hindi pa bumabalik. So ang decision ng airport police to bring the affidavit of complaint doon sa ating meko doon sa kuan para ma-certified yung kanyang sa embassy para magamit natin dito sa piskalya, doon sa criminal aspect. Now, ngayon, hindi naman nila pwedeng i-deny yan because they themselves, during the investigations conducted by the airport police, nag-surrender ng halagang $200. So definitely, na talagang silang gumawa. Now, ngayon, on the part of the OTS, kasi ang operational control na sa airport ng SSO namin, sila may operational control. That's why they handle criminal aspect. Uh-oh. Kami naman immediately, upon information na received kami from the airport police, in-expedite na rin namin yung administrative aspect namin for grave misconduct and probably for dismissal of this to SSO natin involved in this illegal activity. Sir, ito bang mga screener, ito, kano ba mga usual salary nito? Alam, ang balita ko, nasa 15,000 a month eh. Tama po ba? Mababa pa doon. Mga ilan? Mga 13 plus. 13? Ah, 13. Yung ninakaw nila, sir, is worth $2,500. That's just worth 125,000. Sir, at exchange rate na 50:1, di po ba? Nasa 125 lang po yan. Eh kung 13,000 ang sweldo niya, sir, ikikitain niya yan sa 10 buwan. Ngayon, wala na siyang trabaho. Sino pang tatanggap sa kanya? Nakakulong pa siya, makukulong pa siya. Di po ba, amin na hindi ginagamit yung utak eh. Number two, sinabi na nga na sila yung mukha, sila yung una, sila yung huling nakikita ng mga pasahero, dapat umayos because sila ang sumasalamin sa ating bayan. Eh paano na lamang kung ang experience kagaya ng Taiwanese yan, babalik pa ba yung Taiwanese yan dahil sasabihin niya, mga kawatan ng mga Pilipino. Di po ba masakit, sir? Yun nga po ang ating actions dahil hindi po tinitigilan natin na ma-file talaga legal yan. But in the OTS aspect, being our employees, ay talagang hindi naman sa pinangungunahan ko. But in the presence of evidence, circumstantial, at yung bunga, no, and they definitely they will be dismissed from the service. Ay, salamat. Oo, para hindi na pamarisan pa ng iba. Yes po, hindi rin tinotolerate ni Undersecretary Evangelista po yan. Pero pagka-receive namin. Yes, sir. Makasingit lang ako, General Quaton, sir. Diyos ko po naman, hindi ba nag-iisip sila na may mga CCTV dyan? Parang, ay naku talaga namang ito mga tao nito, matitigas ang ulo. Ewan ko ba, ito ba may mga NBI clearance ba ito mga ito bago makapasok dyan? Kasi mga kawatan, Diyos ko po, mga laglag bala, Jesus Maria Joseph. Actually po yan, sir, ganito po yan eh. Hindi po nagkukulang ang OTS dahil may training sila. I know. Meron sila kompleto at saka every 6 months or 3 months nagtitrain sila dyan. At hindi rin na... kakalimot ang OTS sa pagpapangaral sa kanila. Pero may mga sitwasyon kasi ayan siya sabing personal act. Correct. Eh kaya nga yung personal act natin hindi po pwede natin pabayaan. At saka may mga sinasabi na in every organization meron talaga mga bad eggs. Yes sir, kaya nga ginagawa naman na natin para hindi rin matularan na agad-agad in-action na natin at ipadidismiss kagad natin. Tama. Maganda. Kasi pagkaganyan hindi natin magagawa, matagal din. Oh. Siyempre, yung iba, mag-iisip na rin. Sa administration ni Undersecretary Evangelista, pinapastra kagad yung administrative. Alright sir, linawin ko lang, meron daw kayong, is this correct? Linawin ko lang na sinasabi na pag kunwari may question no sa luggage mo, hindi pwede yung OTS ang magkakalkal, kundi ikaw magkakalkal upon the supervision doon ng OTS, correct? Yes, tama po yan. Kasi meron tayong, meron tayong standard procedures dyan. Because ganito ang proseso dyan. Once nakita sa monitor kung nasaan yung position yung questionable item, either it is hand-carried or at is check-in baggage, opo, nilalagay, dinadala po yan sa baggage inspection area. And then, pinabubuk, nire-required ang pasahero magbukas at ang pasahero rin ang maghahanap. Kasi ituturo lang kung saan portion may nakitang item. Alright, General Quaton, maraming salamat po. Head Executive Assistant,
ng tanggapan ni Undersecretary Art Evangelista ng Office of the Transportation Security. Good morning, sir. Mabuhay po kayo, General Nap Quaton. Salamat po. Salamat din po, Erwin. Alam niyo ba yan? Gustuhin ko pa mong magsalita rito. Subalit, natapuat ngunit, kinukuha na po ng palasyo yung oras ko para sa isang briefing. Aha, pakinggan ho natin kung ano mga nangyayari dyan ngayon sa Malacanang. Ay, God is good all the time. Thank you, Lord. Ako po si Erwin Tulfo. Kita-kits po tayo bukas. Kami po ay nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga bayan! Thank you!